Pauline G. Pimiedo, 30 years old, that is ang flight attendant. Ricky Stogio, 32, the owner and CEO of Hemera Corporation. Carla Lapira, 35 years old, human rights lawyer. Kevin M. Manrique, 45 taong gulang at isang mambabatas. Ako si Johansen B. Legaspi, isang accountant. As a flight attendant, hindi maganda yung working environment ko kasi na-expose kami sa recycled air, radiation, tsaka sa diseases kasi kailangan namin makipag-communicate sa passenger. Based on what I see, it's getting better, not unlike before na polluted. Napaka-importante sa akin ng kalikasan dahil hindi mabubuhay ang mga tao kung wala ito. Importante yung kalikasan pero hindi sobrang importante at hindi ko rin binabaliwala yung kalikasan. Para sa akin, hindi lang sa akin nakaikot ang pag-ingat sa ating kalikasan, bagto sa ating lahat. Magandang umaga sa inyong lahat. Andito po tayo sa Sitio Manalo, kung saan kumakalat ang balita tungkol sa sunod-sunod na pagkawala ng mga dalaga at pagkasira ng kanilang kapaligiran dahil sa palpak na eksperimentong ginawa ng mga scientists gamit ang mga kabataan. Narito ang isang witness upang makapanayam natin sa nangyari. Ano po nangyari sa inyong bayan? So, ganito po kasi nangyari noon. Nagsimula talaga yan dun sa pamilya nila Stephanie. Siguro mga 3 linggo na rin nakakalipas mula nung unang nag-discover yung unang bangkay. Ano ba naman itong nababalataan ko kay Aling Marites na madami lang nawawalang bata? Huwag ka masyadong papaniwala dyan. Fake news yan. Mahirap na sa panahon ngayon at babae pa naman yung anak natin. Malaki na ang anak natin. Kilala tayo sa bayang ito. Walang kapagkakaintirasan ng anak natin. Maapa! Punta lang po ako sa kaklasiko kasi po may i-report po kaming gagawin. Mag-ingat-ingat ka sa paglalaw mo yan at mahirap sa panahon ngayon. Opo, pero safe naman po kasi yung kaklasiko po ay hatid po ako. Sige po, una na po ako. Sabi, mukhang yung unang biktima daw ay nakatakas at balaksan na magsumbong. At mga magulang mismo ni Stephanie yung isa sa mga nakasaksi noong unang bangkay bago dumating yung mga pulis. Nakakaawa nga eh, kasi yung mukha ng mga biktima parang nabubulok. Para bang mga halaman na hinaluan ng kung ano ng chemical. Yung pangalawang biktima naman, mismo mga bayarang taorang nakakita kung paano dinispat siya. Kaya siguro sila na konsensya. Ang bulubulungan dito, tinorture daw muna bago nalagutan ng hininga. Bukod kasi sa parang nabubulok ang baya tulad sa nauna, eh parang ang daming galos nila sa katawan. Pre, para saan ba itong gagawa natin? Hindi ko rin alam. Basta mahalaga. Kumikita tayo ng pera. Konsensya na kasi ako eh. Hindi lang tayo magpapahuli. Kaya nga eh. Pala, sabi mo kapatid mo na baka mamaya mangyari sa kanya kung anong ginagawa natin sa iba. Sige pre. Ito na ako. Sige pre. Yung pangatlo at pang-apat naman, ako na mismo nakakita. 2 babae. Kitang-kita sa 2 mata ko kung paano sila hinabol ng malaking mama. Gusto ko sanang tulungan kaso natatakot ako nang naglabas na ng baril. Kaya yun, tumakbo na lang ako papunta sa barangay para tumawag ng backup. Sabi ng mga kakilala ko sa barangay, mga scientists daw palang may pakanta sa kidnapan. Gusto kasi nila magkaroon ng breakthrough sa science. Pinag-i-experimentuhan kasi nila mga kabarangay namin para makahanong paraan kung paano mabuhay ang mga tao na hindi umaasa sa oxygen. Kaya ayun, ini-inject nila yung mga iba't ibang cells mula sa halaman. Ang masama pa dito, kaya sa tabing ilog lang pala na tinatapon yung mga chemical na ginagamit nila. Kaya talagang naapektuhan yung mga tubig at patanim namin dito sa amin. At pagtapos po no, nabilis po nag-respond yung mga tanod po namin. And ayun po, naligtas po yung 2 babae po nun. Magandang umaga, narito po tayo sa Sitio Manalo. Matatandaan na nabalitaan natin ang trahedyang nangyari sa kanila makalipas ang ilang taon. Kasama natin ngayon si Stephanie Picedo upang ibahagi ang kanilang karanasan. So Stephanie, paano niyo ba nagawa ang malaking improvement na ito? Ganito kasi. Pagkakaisa ay nabuo ng pagmamahalan.
sa ating kalikasan, kaya ngayon ay naiingatan. Pangkalikasang proyekto ay naghihintay para salihan mo. Sanayin sumunod sa ating patakaran, kasabay mga bagong kabataan. Makisama, mag-enjoy ka ngayon. Panahon natin ay nag-iiba, kaya't sundin. Reduce sa sakit ang inilang paang pinagawain. Pagkalikasang proyekto ay nag-iiba Sanayin sumunod sa ating patakaran, kasabay mga bagong kabataan ngayon. Sanayin sumunod sa ating patakaran, makisama, mag-enjoy ka ngayon. Pagtatanim natin at disiplina sa sarili, magagandang gawain na narapat nating gagaliin. Pangkalikasang proyekto ay naghihintay para salihan mo. Ating patakaran, kasabay mga bagong kabataan ngayon. Sanayin sumunod sa ating patakaran, makisama, mag-enjoy ka ngayon. I think it's up to the people to do something to battle climate change and human negligence. Sa kaso nung sa skit, talagang makikita mo na tayo lang din ang mga may kakayahang pumigil sa korporasyon at mga mapagsamantalang tao na to. Katulad nung pagiging responsable nung in-interview sa pagre-report nung na-witness niyang abuse sa mga kabarangay niya, responsibility din nating mga tao na protektahan yung mga nature from the hand of other people na inaabuso ito. Sustainable development should be practiced more. Palagay ko, maganda naman sana yung intentions ng mga scientists kasi gusto nila masolusyunan yung environmental crisis natin at tulungan yung human race to survive. Pero kasi hindi siya sustainable dahil nasisira din ng kaunti yung mga resources na meron tayo. At the same time, hindi rin siya ethical. Small actions could make a big change. Based nga dun sa kanta ng mga taga Sitio Manalo, nagawa nilang ibalik sa ayos yung community nila through acts like environmental projects or pag-implement ng mga recycling initiatives. Hindi ganun kagarbo katulad ng experiments na ginagawa ng mga scientists sa naunang video, pero through these small but safe acts, napabuti nila in time yung barangay nila. For me, I can join environmental organizations para mas maging open ako sa issue na kinakaharap ng environment natin. And para malaman ko din kung ano-ano yung pwede kong may offer or yung maitulong as a lawyer. Ang aking pinakamahalagang kayang gawin ay harangan at hindi aprubahan ang mga panukalang batas at polisiyang mapabor sa mga kapitalista. Dahil ako'y naniniwala na sila ang malaking dagok sa ating lipunan. I'm planning to join and donate to organizations dedicated to helping the environment. May papayo ko lang naman is study. Know the environment so you can help it. Ang aking maipapayo sa younger generations ay study nature, love nature, stay close to nature. It will never fail you.